napupulong siya, napupulong kami, siya po ang yumakap sa akin. Ha? Ah, nakinig ka, Ron, ana, ah, sinasabi ko yung totoo. Di ako sinungaling na pinalaki ng magulang ko. Sir Rafi, sinasabihan niya po ako palagi na pag ako ang naging girlfriend mo, ganito, ganyan. Tapos, Sir Rafi, kaya lalong nagdadaganyan, nagahabol po sa akin yan. One month na nga po kami hindi nag-uusap eh. Wow! Pugin-pugi mo naman, Tukmul ka. Pugin-pugi mo naman, Wamos. Ikaw na ang panalo. Alright, mga Ludi, ngayon naman mga Ludi, ngayong tanghali mga Ludi, tutunghayan natin kung paano ito magsalita si Wamos with regards these two girls. Pakinggan natin mabuti kung gaano ito kagwapong-gwapo sa sarili niya mga Ludi. Kaya huwag kayong kukurap mga Ludi at ito ipapakita ko sa inyo ang video na ito para kung meron man kayong reklamo with regards dito kay King Wamos ay pwede kayong pumasok doon kay Idol Rafi. Kaya ito na mga Ludi, pakinggan nyo na at huwag kayong bibitiw. At huwag kukurap mga Ludi, ito na. Nagsisimula no, ano po, late July po, nagta-live po ako sa TikTok noon, tapos nanonood po si Wamos, hanggang sa nag-message na po siya sa akin, mga twice po siya nanonood sa live ko, Sir Rafi, tapos nung second na panood po niya, nag-message po siya na nag-aaya po kasi siya ng collab, tapos po, pinalipat na po niya ako sa Facebook, naging Facebook friends na po kami. Then, hinihingi po niya yung address ko. Pupuntahan daw po niya ako, gagawa daw po kami ng videos, sabi po niya. Ilan taong ka, Rosal? 20 po. Okay, sige. Tapos, ano nangyari? Next. Sumunod. Tapos po, ay nagkita po kami, pumunta po siya sa bahay namin. Kumain po kami sa labas. Tapos, kinabukasan po nun, gumawa na po kami ng video. Okay naman po noon, Sir Rafi, kaya lang ayaw po niya nang may kasama po ako na kapatid or kaibigan kapag magpa-vlog kasi baka mailang daw po akong umarte. Umarte? Tapos ano yung sabihin umarte? Papa-artein ka niya? Opo, para po dun sa vlog niya. Kasi po yung mga vlog po niya, mga skit po yun. So parang may usapan po kayo na ganito yung magiging flow ng vlog niyo. Patuhan na lang po ng linya yun. Okay, pero hindi kanya pinapagawa ng kalaswaan. Wala siyang inuuto sa inyo gumawa ng kalaswaan. Ano po? Sir, ano po? Kasi po, ang gusto po niya mangyari, love team po kami. Noon pa lang po, naramdaman ko na baka malaswa-laswa yung videos na gusto niya. Kaya sabi ko po, wholesome vlogs. Hindi po kami umabot sa aswang contents. Pero po, meron po siyang pasundot-sundot sa mga vlog namin na parang mabanggitin niya na may ano po kasi yung may ilaw. Tapos sabi niya, oh, di ba sa gabi gusto mo madilim para ganito ganyan. Tapos po sa vlog po mismo yun, kaya inaabara ko po lagi siya sa mga vlogs na nagawa. Parang na meron siya insinuation na may nangyari sa inyo. Parang magka-on kayo. Something is going on with the both of you. Parang gusto, yun ang pinapalabas niya sa vlog na hindi naman totoo. Ano po, parang ano po, sa social media po, gusto po niya mag-girlfriend, boyfriend po kami. Yun ang gusto palabasin, na hindi naman totoo. Yun sa'yo, plain and simple collab lang, sana. Opo, yes okay. Sir. Sandali po, mama. Okay, ito naman, number 3, si Honey, 17 years old, TikToker din. Honey, magandang hapon sa'yo. Okay, Honey, magandang hapon. Magandang hapon po. Meron ka namang gustong sabihin din daw? Opo. Go ahead po. Nakilala ko po yun si Wamos nung nag-TikTok po kami ni Ate Cardi B. Tapos nag-video call po sila, tapos nakita ako ni Wamos. And then kinuha ko ni Wamos yung Facebook ko. Hanggang sa nagka-message na po kami, tapos nag-iaya siya ng magpo-collab daw po kami, yung parang love team, ganyan. Tapos i-meet niya daw po ako. So, sabi, ako naman po, idol po siya nun. Tapos, sabi ko, go po. Tapos po, nung nakipag-meet, sabi niya po, bigay ko address ko, sunduin niya ako. Hanggang sa sinundo niya po ako sa Angeles, to Cavite, ayun po, madaling araw po yun. Okay. Tapos, so, ano nangyari sa pagkukulap niyo, dalawa? Wala po. Walang
kwenta yung nangyari. Okay, pero in short, walang nangyari sa inyong dalawa? Opo. Walang tapos sexual, po, gusto ko lang maging maliwanag, walang naging sexual contact? Wala po, pero po, niyayaya niya ako. Niyayaya ka niya, pero walang nangyari. Importante, para makasunati siya another case of child abuse. Wala po. Wala po. Okay, sige. Yung kulap-kulap lang kayo. Nung nandun na po kami sa bahay, sabi ko po, kasi po madaling araw po yun, sabi ko po magpapahinga muna po ako. Tapos, so nakahiga na po ako. Tapos tumabi po siya sa tabi ko. Sabi niya po, tapos po, pumatong po siya sa akin. Nagulat po ako. Tapos po, tinataboy ko siya. Sabi ko, ano ginagawa mo? Sabi niya po, isa muna tayo, sabi niya, bago daw po ako magpahinga, umisa muna daw po kami, sabi niya. Tapos hinahalikan niya po ako, tapos tinataboy ko siya. Sabi ko po, susumbo ko siya sa mama ko, ganon. Nako, eh yun, meron ang kaso ata doon na pinatungan ka niya. Kumbaga, may attempt. Buti naman na kontra mo, na supalpal mo. Nako, eh, vamos! Sir! Meron po, Sir Rati. Nako, Sir Rati. Mukhang... Oh, meron pa mga nakapila, oh. May mga nakapila pa. Gusto pa magsalita. Paano ito, Sir Ramos? Apo. Oh, anong reaction po dun sa dalawa? Kay Rose Ann, saka kay Honey. Unang-una po, kay Rose Ann po tayo muna. Sige po. Papaliwanan po kung mabuti. Kasi sinisira niyo po ng sinisira. Sige po. Pinapahaba yung isi. Gumagawa sila ng paraan para pabagsakin ako. Yun lang po yung gusto nila mayari. Unang-una po tayo kay Rose Ann po tayo, Sir Rati. Okay. Alam niyo po kung bakit po nagsinasabi niya na niniumulesa ko siya. Wala pong katotohanan yun. Unang-una sa lahat, apat po kami dun sa kwarto. Natutulog siya, natutulog kami, siya po ang yumakap sa akin. Wow! Ang pakinig ka, Rose Ann, sabi niya totoo. Di ako sinungaling na pinalaki ng magulang po. Sir Rati, sinasabihan niya po ako palagi na pag ako ang naging girlfriend mo, ganito, ganyan. Tapos, Sir Rati, kaya lalong nagdagagan niya nag-ahagol po sa akin yan. One month na wow, po ang naging girlfriend. Oh my God! Hindi ko alam po ano yung nag-ahagol sa akin yan. Alam ko naman po kung ano yung pera yon. Kasi bakit po, Sir Rati, sinabi ko po sa kanya, tutulungan to po siya. Mag-vlog, opo. Hindi ka pa ba nagpasalamat, Rose Ann, na na-monetize yung YouTube mo dahil sa akin? Ha? Wala nanonood sa'yo, sa akin lang. Minolesta kita. Miss Rosanne, may katotohanan po ba yung sinabi ni Iwang? Kasi, tainig lang po, nagpapaliwanag. Wala po, katotohanan po. Hindi, makinig ka. Sinungaling ka, Wamos, diba? Walang hiya ka. Diba, nagpito po ako ng kalahating milyon. Kasama ko po siya. Kaya po nagkaroon niya niya kasi, gusto niya po magkaroon din ng malaking pera. At saka gusto niya po, pinaliwanag ko siya. Makinig ka, Rosanne, makinig ka. Gusto mo bang tumikat? Mamili ka. Gusto mong sumikat o gusto mong magkapera? Sabi niya, gusto niya sumikat at magkapera. Kasi pag sikat ka na, ito nagsabi na ito, kasi kapag sikat na ako, magkakaroon ako pera kasi mapasok na endorsement. Sabi ko, tama yun. So ngayon, lahat ng video natin sa Facebook, hindi kita mabibigyan. Kasi unang-una sa lahat, sarili kong page yun, pasisikatin lang kita. Diba? Ayun yung sinabi ko sa'yo. Ngayon, kaya ako umayaw sa'yo dahil ang arte-arte mo, ayaw ng mga kapatid ko sa'yo kasi nga ang arte mo, feeling mayaman ka, tapos hinihingan mo pa ako ng ganito. Kaya eto pa po, Sir Rafi, ha? Okay. Kailangan po kasi bago kami umalis sa kanila, kailangan bibigyan po ng 500 pesos yung tatay niya. Okay. Then, kailangan naman po, pag uuwi naman po kami, kailangan nagpasalubong po sa kanila. Okay. Then eto pa po yung pinakamabigat. Sir, sige. Last na yan, sir. Pagsalitan natin yung kapila. Sige, sir. Sir, ako po, tapusin ko lang po muna. Sige po, sir. Okay lang po. Sige po, sir. Sir, eto pa po, nangihingi po siya ng pambili ng milk tea sa akin. Milk tea? Oh, nang wala naman po kami, hindi ko naman po sinabi na kami, ha, or hindi sinabi okay, po ex. Sige. Pero pinapalandakan niya po na naging ex po daw po okay, siya. Okay, sir, pasagutin natin po siya, sir, seryoso yung mga aligasyon niyo. Pagbigyan po natin para sagutin. Okay, sasagutin niyo, Rose Ann, yung mga sinabi niya, narinig mo naman, ano? Yes, sir. Ikaw na unang yumakap sa kanya. So, ibig sabihin, lap na lap sir, po siya at kumbaga gustong-gusto mo raw siya. Siya po lagi yung kapit po siya ng kapit sa akin, akap po siya ng akap sa akin. Yun po kasi yung time na yon natutulog po ako noon sa bahay po nila. Kasi po hindi po niya ako hinatid sa bahay namin. Gawa ng napapagod na daw po siya, kailangan daw po niya magpahinga. Simulan ko po doon sa pool party na celebration. Sinama po niya ako doon overnight yon. Hindi po dapat ako sasama doon kasi ayaw niya po ng... Meron akong kasama. Pinilit niya lang po ako. Kaya napasama po ako.
signal. Pinipilit po niyang tumabi sa akin. Sir Rafi, sinasabi ko po sa kanya na ayoko kasi wala naman camera, bakit tayo magtatabi? Ang usapan natin, call up lang as a love team. Wala nang ganun na off cam, magtatabi tayo matulog. Sir Rafi, alam mo ang ginawa niya? Nanginginig siya, nagpapanggap siya na nilalamig siya, kinumutan niya ako. Nasa tapat po kasi ako ng aircon eh. Sabi ko po sa kanya, kung gusto mo dito sa kama ko, lilipat na lang ako sa kama mo, magpalit tayo. Hindi yung magtatabi tayo. Sinasabi ko sa kanya na, sinasabi ko sa iyo yung totoo, ayoko magtabi tayo, sana respetuhin mo. Sir, ang ginagawa po niya noon, sir, nagtatantrums po siya. Wala po akong magawa, tapos pinipilit po niya na magtabi kami. Gusto daw po niya, nakayakap daw po siya sa akin. Wala akong magawa, sir. Alam niyo po kung bakit? Lahat po nang nandun sa kwarto na yon, katropa niya, kapamilya niya, kaibigan niya. Ayun. Sino po nga asabi? Tama ka naman. Wala kang kakampi. Yung sinasabi naman niya, isa na lang, yung sinasabi niya, milk tea at saka 500 pesos. Sir, hindi lang po yun. Yung sinasabi po niya na pang mamolesta. Okay. Sir? Ma'am, go ahead. Sige po, tuloy niyo po. Yung pang mamolesta po kasi after po nung swimming na yon, nakatulog po ako sa biyahe. Pagising ko po, nasa bahay na po nila ako. Ang ina-expect ko po, iahatid niya po ako sa bahay namin. Kasi yun po ang usapan. Pero saan kayo natin? Sir, daw po siya. Hindi na daw po niya kayang mag-drive. Magpapahinga daw po muna siya. Eh, syempre, sir, sa itsura niya niyan, naawa ako sa kanya. Sabi ko, sige, magpahinga na lang muna. Tsaka mo na okay, lang so, po. Okay, so, tayo umapanda. In short, may nangyari. Meron siyang nagawa sa inyo na labag sa iyong kalooban. Opo, sir. Yung niyayakap po niya ako, tsaka po hinalikan po niya ako habang natutulog. Nagising na lang po ako kasi hinahalikan po niya ako. Ayun po yung sinasabi niya. Ako daw po yung unang yumakap. Sir, never po siyang unang niyakap. Tawag muli sa ito yung nagalit. Ano, Odette? Alright, sige. Now, Mr. Ramos, anong sayo mo naman doon sa sinabi ni Honey, yung 17 years old? Wait lang po, tatapusin ko lang po yung una, Sir Rafi, kasi wala naman po talagang katotohanan yun. Sobrang laking respeto ko po sa babae. Una-una po sa lahat, full party birthday ko po yun, kaya ayaw ko po ipasama kasi limited lang po yun. Okay. Kasi nga po, pandemic po tayo. Naintindihan niyo po ba ako? Tapos, eto pa po, wala pong katotohanan yung sinasabi niya. Ang ginawa ko lang po sa kanya, lumipat po ako, actually, totoo po yun, lumipat po ako doon para lang po kumutan siya kasi nakatapat po sa kanya yung aircon. Pero yung nagmamakaawa po ako sa kanya, wala pong ganun kasi nahiya ako dahil nandun yung family ko. Tsaka gustong-gusto niya po mag-two-piece. Pero pinilit po siya kasi full party yun. Ayoko kasi nababato sa mga babae. Kaya huwag mo pong sasabihin na, kaya huwag po nila sasabihin na namumulit ako dahil unang-una sa lahat galit po ako sa taing ganun. Okay. Sige po, maliwanag. Paano naman po yung aligasyon ni Honey? Ayan po, si Honey naman po, wala po talagang problema dyan, walang nangyari. Tsaka hindi ko po pinilit yan. Kumukontak pa po sa akin niya, kailan mo ako ulit susunduin. At saka yung kay Rose Ann po pala, eto kailan naganap yung sinasabi niya noong birthday ko po, Sir Rafi. Ngayon, kung alam niya naman pala na ginagano ko siya, bakit pa siya kumukontak sa akin na sunduin ko siya ng sunduin? Okay. So, numinito, base sa mga sinasabi mo ngayon, Sir Ramos, itong dalawang girl ang may gusto sa'yo at dalawang girl ang naghahabol-habol sa'yo, Sir? Wala pong katotohanan yan. Gumagawa na lang po sila kasi po may issue po ako ngayon. Ganun naman po kasi talaga pagkasikat eh. Talaga nga sa akin ka pa babae. Gumagawa na lang po yan sila para po pabagsakin ako. At saka meron po akong ano, katibayan po na may picture po kami ni Rosa na sa akin po siya nakayakap. At siya, sa IG niya po, pinopost yung pati sa TikTok niya po. Okay. Ganito pang gagawin natin, Sir. At sa inyong dalawa, Rose Ann at Annie. Sandali, sir, matatapos na to. Pahig ba kayo magpalay detector test para magkaalamanan kung sino sabi sa inyong totoo? Opo. Yes, sir. Okay, good. Agad-agad. Walang kabog-kabog, pumahig yung dalawang girls. Ikaw naman, sir. Opo, sige po, wala akong problema. Sige, isasalang po namin kasalay detector test. Ito lang po mga kapagsol para magkaalamanan kung sino kapanipaniwala sa inyo base sa resulta ng lay detector test. Okay? Okay po, Sir Rafi. Okay, parang medyo nanghina po kayo nung sinabi ko ng lie detector test, Mr. Wabo. Ito nga ba mo, Sir Rafi, kasi sobrang dami po kayo. Teka, kaya nga, sir, itong valid lie detector test, sir, this might redeem you or this might dean you? Ano po? Pwedeng i-dean ka nito, pwedeng i-redeem ka nito. Ibig sabihin, i-absuelto ka nitong lie detector test or i-dean ka nitong lie detector test. Kaya, ready po ako dyan. Ready, okay, ready good. Ready po ako, opo. Good. Ngayon naman, kanina pa nakikinig si
Antoinette Gale. Una naman natin siyang pahayag. Antoinette. Hello po, Sir Rafi. Okay. Gusto mo mag-react doon sa sinabi ng dalawang girls? Si Rose? Hindi po alam bakit pumasok yung sa iso namin ngayon. And kung meron pala po silang problema kay Wamon sumula una, sana nung una pa sila nagsalita. Hindi po pumapasok sila sa iso namin ngayon. Okay. And nasa girlfriend po ni Wamon ngayon, nung unang call-up po sa akin, hindi po talaga, hindi po po naranasan kay Wamon na ganyan niya ako, yung mga sinasabi ng mga babae na yan. Okay. Kung nga po alam po bakit nakitik-tik na yung seryoso namin, sobrang gula na po, ewan po ba't dumadagdag pa sila. Sana po, yung una pa lang, nung ayaw sinigilan si kay Wamos, nung una pa lang, sinigil na nila. Hindi na po sila nagsasat kay Wamos at sunduin mo ako dito, collab tayo dito. Sana, nung una pa lang po, sinigil na nila yung communication nila kay Wamos. Kung ginagana naman pala sila ng tao, bakit sinakayaan po nila? Bakit yung una hindi po sila nagsalita? Bakit sa iso pa namin sila nakitidagdag? Okay. May wala, kuha tayo ng netizen. May mga gusto magsalita ng netizen? Why not? Open natin yung mga linya. May gusto raw magbigay, mag-react ng mga netizens. Okay. Antoinette? Apo, bakit? Hindi muna kita ibabalik sa mami mo hanggat hindi ka na-assess yes, ng mga taga-TSWD at ng PNP. Sir, gusto ko lang po linawin. Sige, sige, go ahead. About po dun sa child abuse na sinasabi nila, mami, kasi nga yung una po talaga bago manligaw, nagkaroon ng consent sa parents, sa kanya. Tumayag po siya, sinabi niya po na sa akin yung decision. Okay. Then, and sa lahat po ng lakad namin ni Wamo, sa lahat po ng video, collab, kasama ko po yung kapatid ko, this is tumatayong guardian po kasi nga po, 17 pa lang po ako. Ilan taon yung kapatid mo? 23 years old po. Okay, Antoinette Garrett. Antoinette Garrett. Yes, sir. Okay, ang sinasabi ni Antoinette, tuwing may lakad siya, magkipag-collab siya dito kay Wamos, kasama niya yung kanyang kapatid na tumatayong guardian na mas matanda sa kanya, at meron naman daw consent yung mother, kaya nga parang kinukontest ni Antoinette yung child abuse na case against dito kay Wamos. Anong reaction mo? Well, ang sa akin, sir, naka-withdraw na nga yung consent na sinasabi niya. So, hindi naman po natin pwede gamitin yung dahilan na wala nang kaso dito. Again, ang crucial kasi, withdraw na yung consent, sinabihan ka na ng parents na you should stop doing what you're doing as a 17-year-old, you should obey that. Kung hindi nila ituloy, then magkaka-child abuse tayo, Sir Rafi. Kasi nga, hindi po naman na basta kapatid mo yan, may parental authority na. What they only have is constitute parental authority or kapag absent yung mother. Okay. How about kung halimbawa dysfunctional family? Okay, pasensya for the word. Yes. Etong si girl, litong-lito na, so ang ginawa niya, tumapos sa kanyang tatay at doon sa tatay yes. niya siya tumira, although hindi nga kasal itong si tatay niya at saka itong nanay niya, doon siya tumira at itong si tatay, may kinukusinti yung pagkikipagrelasyon ni girl dito kay Wamos. Would that change anything? Yes, sir. No, it would actually dahil nga, again, best interest of the child in that case would be yung sa kapatid niya na siya magiging kumbaga magpupot under sa guardianship ng kapatid niya. Yun na yung best interest of the child. Again, lalo pa yung kapatid niya naka-witness na minumulis siya talaga itong si Antoinette ng stepfather. Yes, sir. No, kung ganun po yung case, it's proven na ganun yung case nga talaga, then maybe yung parental authority transfers to the sibling. Pero again, our social workers would be at best. Tama. Social worker talaga ang mag-ano ito, evaluate sa PNP. Alam mo, Attorney Garrett, mas concerned talaga ako rito yung sa pagmumulis siya kay Antoinette nung siya ay mali pa versus itong child abuse dito kakaso kay Wamos. Hindi naman sa kinakampi ko si Wamos, walang pakialam din sa Wamos na ito pagmumukha nito. Ang sa akin ba, asan ba yung pinakamabigat na kaso? Of course, doon sa pangmumulis siya dito kay Antoinette when she was still young. Maraming beses na ginawa sa kanya. Tama po. Kung may child abuse dito, we should look into it. Hindi lang naman doon sa Wamos dahil siya ay sikat. From the first time na po no, na na-area yung case, I can hear you say na sa Rafi na we should investigate doon sa pangmamolest yun na naganap. That's why we sent nga po yung mga police pa din DSWD. I think we should focus on that as well. No? Kung tayo doon sa pasikatan lang, doon tayo sa mas masamang nangyari sa bata. Kasi total, meron naman palang consent on both sides. Kay mami, may consent na lang, pero binabawi naman ni mami na. Kaya nga doon pumasok ang child abuse kasi once na binawi na, dapat bumalik ka na. Kaso, ayaw bumalik nitong si girl dahil
alam niya pag bumalik siya, may mangyari sa kanya doon sa bahay dahil nandun yung stepfather na halimaw. Kaya nag-stay siya kay daddy, although si daddy ay hindi kasal kay mami, pero I think she still has the right na to stay with his with her biological father, di ba? Yes, tama naman po. Again, for the safety of the child, ang interest natin dito, if somebody does something wrong, then we prosecute that person. Again, wala naman po tayo sa industriya ng pasikatan. Doon po tayo sa tumutulong laman. Tama, tama. Attorney Garito ng RCIS Party List, maraming maraming salamat. Magandang hapon. No problem. Okay. Antoinette? Yung DSWD today, mangyari na yan kasi nung kahapon walang pasok daw, DSWD. Opo, wala pong pasok. Okay, so ngayon, kailangan mo mag-report sa DSWD, kailangan ka ma-imbestigan, makausap, okay? Ang concern ko yung pagmumulestya sa'yo, yun yung una, and then pangalawa na lang itong child abuse ni Wamos. Of course, kailangan pa rin tingnan natin yung kasong child abuse, pero yung sa pagmumulestya, yun talaga ako interesado na mapa-imbestigan ng gusto. Yung about po therapy sa child abuse in sa akin na po sa ni Wamos, hindi na po girlfriend, at sa nakakakita na lang talaga nakakaramdam. Hindi ko po talaga ina-expect na child abuse po yung sasabihin nila mami kasi nga daw wala daw pong consent sa kanila. Pumayag po sila and may kasama po akong guardian, yung kapatid ko na nakakita na pinagmumulestya ako nung stepfather ko. Ayun po yung kasama ko simulat una kasi nga po 17 pa lang po ako. Pero kailangan pa rin talaga, Antoinette, na para sa kapakanan mo na rin to. Dahil minor ka, kaya mag-take over ang batas patungkol sa mga karapatan mo. Kailangan pa rin tingnan ng mga otoridad tulad ng DSWD. Investigahan. Handa naman po ako dun sa pagmamalasan na ako pong patunayan nyo. Good, good. And yung nalaman po din po kasi ng daddy ko kasi nga hindi po ako nagsasalita. And then sinasabi po ng mga tao na hindi daw po totoo yung sinasabi po. Para sa akin po, sobrang hirap i-speak up. Kasi po, yung kapag sinabi mo sa media, yung digdigan mo, yung iisipin mo, yung family mo, yung tingin ng mga tao sa pamilya mo. Siyempre po, iniingatan po yun. Pero, ayun, sobrang laki na rin po ng, makakatulong sa akin na pag-speak up po ako about po din sa pagmamolestya sa akin. Okay, sige, sandali lang. Ito, may dalawang netizen na gusto magsalita. Sara Santos ng Tarlac City. Miss Sara, good afternoon po. Good afternoon po, Sir Rafi. May gusto kayo sabihin, Ma'am Sara? Yes, kay Antoinette po. Alam ko na mahal na si Wamos. Pero sa una lang yan. Pero may isip mo rin yan along the way kung nasa tama ka ba o mali. Tapos yung mga nagawa naman niya ng mali dun sa dalawa pa lang yan. Pero I think hindi lang dalawa yan. Marami pa ka iba na sa mga ginagawa ni Wamos. Okay. Sana Wamos, matauhan ka sa mga ginagawa mo sa mga babae, lalo na sa mga minor. Sana maawa ka. May nanay ka rin. At siguro may kapatid ka rin babae. Maawa ka sa mga babae. Okay, well said. Miss Sara, maraming salamat from Tarlac City. Ito naman si Tina Perez, puro babae ito, gusto magsalita, ng Tondo, Manila. Miss Tina, yes po, hello po, sir. Good afternoon po. Good point po, ma'am. Sir, para po yung kay Antoinette, pakinig ka sa magulang mo kasi yung una-una, kapaka na mo yung isip nila. Saka sana, pwede po rin na so, pag-ibig na yan, simula lang din yan eh. So, pagkakaroon ng panahon, makakaroon ng bagong tao na parang kayo talaga dapat at isipin mo yung pag-aaral mo, huwag yung puro vlogging kasi kailangan pag-aaral muna eh. So, naman po kay Wamos, alam mo, minor edad yan. Sana isipin mo muna yung kapakanan ng bata. At alam mo, may batas tayo dapat sundin. Hindi tayo dapat na, alam mo yun, makialam sa mga bata. Hayaan natin magulang yung fear mong self-fans mga batang yan. At para naman po sa dalawang tiktokers doon na bago, dapat tumula pa lang, nagreklamo na kayo. Dapat tumula pa lang, sinabi niyo na kung ano yung nagreklamo na kayo sa pulis, nagreklamo na kayo sa barangay, para hindi na maulit ito. Okay. Mistina, ikaw ba ay social worker? Magaling ang mga pinagsasabi mo. Hindi sir, kasi po logic na lang din po kasi sir. Kumbaga, sagad po kasi kami subscriber ninyo. So dapat po yung mga bata, yun po yung inuuna natin, yung kapakanan nila. Okay, sige po. Very good. Ma'am Tina Perez. Alis na lang po sir ha. Pasin ko lang po sir, bakit po pag mga karamihan po ng mga nag-reklamo, puro mga vloggers, parang ang dami na nakikisaw-saw, hindi mo pa parang ginagamit na lang din programa niya sa mga pagpapasita sa mga yan. Dapat kung pagkakamuhin sila, simula pa lang, nagreklamo na sila sa otoridad. Pero kasi Ma'am Tina, lahat kasi ng reklamo,
officially kung merong allegation ng child abuse at merong allegation ng sadya pa pamamolestya, abay, we have to look into it. We don't take it lightly pag mga molestya pinag-usapan. Okay? Sige po, salamat po, Martina. Thank you po, ma'am. Dapat naman tayo kay Cecil Reyes ng Cebu. Miss Cecil. Hello, Sir Idol. Sige po. Go ahead po. Ang masasabi ko lang ay parang nagsisinungaling si Wamos kasi parang ang kapal ng mukha niya na sabihin na yung mga babae pang nagano sa kanya. At saka sa ano na lang sa kay Antoinette sa ano ba to? Kay Antoinette magano na lang siya na maayos din ang buhay niya. Okay, sige po. Salamat po, Cecil Reyes. Magandang hapon po. Alright. Antoinette, yung DSWD, kinukontrol namin at ikaw ay pupunta doon at gagawin ng assessment. At ikaw naman, okay, po, Wamos, sasampang ka ng kasong child abuse. Now, dito sa dalawa, malalaman natin kung sino sa inyo nagsabi ng totoo, kayong tatlo, after the lie detector test, doon kami magde-decide kung sino dapat talaga ang managot dito at ano ang dapat namin gawin base sa lie detector test. Kasi ayaw din namin, di ba, magpawara-wara dito. We will make sure na meron kaming guide tungkol sa aming magiging next move. Okay? So, Wamos at Roseanne at Honey, agad-agad salang namin sa lie detector test kayo. It's either tomorrow or